Alakayang Parlyamento. Alakayang Parlyamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na mapapakinggan sa anumang sulok ng BARMM. Alakayang Parlyamento. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa 90.9 IFM Cotabato. Alakayang Parlyamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, DXMG FM 92.5 Radyo Dansalan sa Marawi City, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, 774 Radyo Pilipinas sa Sulu, at DXGD AM 675 Radio for Peace sa Tawi-Tawi. Alakayang Parlyamento. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng mga impormasyon at kaganapan sa Bangsamoro Parliament. Alakayang Parlyamento. Alakayang Parlyamento. Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Ako ang inyong lingkod, Sheila May De La Cruz, makakasama ninyo tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Sabay po tayong napapakinggan ngayon sa lahat ng probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Cotabato City at Maguindanao, live po tayo, hindi lamang sa IFM, kundi pati na rin sa DXMS AM 882 sa Radyo Vida. Sa Llano del Sur, napapakinggan tayo sa DXMG FM 92.5 Radyo Dansalan. At ngayon taon, dahil mas pinalakas ang ating saklaw, tayo ay napapakinggan rin sa Island Provinces, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Basilan, live ho tayo sa DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad. Sa probinsya ng Sulu, napapakinggan ho tayo sa DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas Sulu. At sa Tawi-Tawi naman, napapakinggan ho tayo sa DXGDAM 67.5 Radio for Peace. Napapanood rin ho tayo live sa ating official Facebook page at Bangsamoro Transition Authority Parliament. Sa mga nais dumok sa ating talakayan, maaari ho kayong mag-message sa ating cellphone number at 0976-146-6615. O maaari kayong mag-iwan ng mensahe at mag-iwan ng komento dito sa ating Facebook page. Ito ang Talakayang Parlamento. Maaari nyo rin bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Doon ho makikita ninyo kung sino-sino yung ating mga MPs ng BTA, ano ho yung mga filed and approved bills and resolution at iba pang updates patungkol sa Bangsamoro Transition Authority. Sa episode na ito, marami ho tayong malalaman na mga kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament, lalo na't nag-umpisa na ang regular session, ang first regular session ng second parliament ng Bangsamoro Transition Authority. Mamaya-maya, makakasama ho natin ang ating Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority, Attorney Faisal Intago, upang pag-usapan kung ano ho yung mga nangyari na mga kaganapan patungkol simula nung nag-umpisa ang regular session ng Bangsamoro Transition Authority. Sa mga kababayan ho natin na nakaantabay at nagtaka kung bakit hindi ho tayo nagkaroon ng ibang live noong nakaraan dahil nagkaroon lang tayo ng technical problem, pero patuloy pa rin po ang mga nangyayari patungkol sa Bangsamoro Transition Authority dahil nag-umpisa ho ang first regular session ng second parliament. Sa pagbubukas ng regular session ng second parliament ngayong linggo, 27 panukalang batas ang ipinakilala o na-introduce na at 5 panukalang batas naman ang inihain sa second reading, kabilang ho ang 2 priority codes. Ang mga nasabing panukalang batas na sa second reading na ay ang Parliament Bill number 32 o ang Rights of Internally Displaced Persons for the Bangsamoro Autonomous Region Act, Parliament number 30 o ang Bangsamoro Local Governance Code, Parliament Bill number 29 o ang Bangsamoro Electoral Code, Parliament Bill number 41 o BARM Buffer Fund Act of 2022, at ang Parliament number 43 or an act establishing the administrative capital of the Bangsamoro government
in the municipality of Parang sa probinsya ng Maguindanao. Ang PB number 32 ay nai-refer na sa Committee on Social Services, PB number 30 sa Committee on Local Government, at ang PB number 29 ay ang Committee on Rules. PB number 41 ay nai-refer na sa Committee on Finance and Budget and Management, at ang Parliament Bill number 43 ay nai-refer na sa Committee on Rules. Official na rin hong nai-turnover ni Chief Minister Ahod Ibrahim ang proposed budget ng Bangsamoro kay Speaker Attorney Pangalian Balindong. Samantala, naihalal din bilang Deputy Speaker si MP Attorney Liza Alami at nag-take oath na ng office sila MP Attorney Jose Lorena bilang bagong Deputy Floor Leader. Sa kabilang dako naman, nagpulong naman ho ang Committee on Finance and Budget Management ng Bangsamoro Transition Authority upang mag-adapt ng kanilang internal rules. Ang CFD ay may una na sa mga committee na nagtipon mula noong inaugurasyon ng Second Parliament noong September 15. Ang CFBM ay may jurisdiction sa lahat ng mga usaping income, revenues, paghahanda ng budget at appropriation ng mga pondo ng mga operasyon ng Bangsamoro Government. Ayan ho, dahil nag-umpisa na ho ang regular session ng Second Parliament ngayong Linggo. 27 panukalang batas ang na-introduce na sa first reading at 5 panukalang batas naman ang naihain na sa second reading. Kabilang ho dito yung 2 priority codes. At gaya ho ng nabanggit natin kanina, makakasama ho natin ang bagong Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority, walang iba, Attorney Paisalin Popohitago. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayan. So, bilang bagong Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority, ano hong mga inaasahan nating pagbabago ngayon sa Second Parliament ng Bangsamoro Transition Authority? Actually, there are plenty of changes dahil now, patutukan namin yung nalalabing 4 na priority codes, which is the local government code, the electoral code, revenue code, and the IP code. We intend to pass, hopefully, the electoral code this year, and on the first quarter of next year we intend to pass the local government code and the revenue code, inshallah. Yun. At alam naman ho natin na bunga ng peace agreement sa pagitan ng Philippine government at ng MILF. Ano po yung mga masasabi ninyo sa bagong composition ng Bangsamoro Transition Authority in relation sa implementation ng peace agreement na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law? The composition known is good development for the Bangsamoro people, because for the first time, the groups that has been fighting for the self-determination of the Bangsamoro people were united. As you can see in the composition, nandun yung grupo ni Professor Meswari, dating regional governor, at yung grupo ni dating city mayor Muslim Insima, and of course the group of the MILF. And the government side, we are hoping and helping the government of the day to achieve unity in the Bangsamoro area. Yes, dahil yung composition ho ngayon ng second parliament ay halo-halo na, no? May representasyon mula sa IP. Andiyan sila MP Coylin Mendoza. MP Ramon Piang from UP, Maguindanao. Ayan. At ngayon, siyempre, meron din tayo representation mula sa special geographic areas. Yan, nabanggit din ho yan nila Secretary Galvez, na talagang yung composition, yung representation ay talagang ikinalat sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang magkaroon ho ng boses ang bawat mamamayan sa Bangsamoro Region. At ngayon po, dahil marami hong nagtatanong, ano po ba itong government of the day? Laging nababanggit. Maaaring nyo bang bigyan ng explanation? Actually, ang government of the day na nakasaad po sa administrative code, ang government of the day ay ang kabuuan ng kabinete sa
pamumuno ni Chief Minister Howard Balawag Ibrahim at ang yung mayorya sa Bangsamoro Parliament. So yun po ang explanation sa administrative ko yung government of the day. Pero sa kabuuan, yung sinasabi ko, lahat naman tayo dito sa Bangsamoro Transition Authority, lahat tayo ay we have the same intent, we have the same purpose, we have the same motive to achieve what was being stated in the Bangsamoro Organic Law for the welfare of the Bangsamoro people. Yun ang pinagkakaisa namin na pagtulong-tulungan na at pagkakaisahan na yung kapakanan ng mga tao dito sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao ay may sulong namin. Yes, patuloy yung isinusulong ng ating mga MPs, yung kapakanan ng ating mga kababayan. At in relation to that, sir, meron na ho bang legislative program, legislative agenda ang government of the day ngayong second parliament? At ano-ano ho yun? Mayroong dalawang po nakasad na of priority codes, na ihain na yung local governance code at itong electoral code. Maari niyo ho bang explain sa mga kababayan natin kung ano ho kahalagahan itong local governance code at electoral code at bakit ho ito yung inuna muna sa apat na natitirang remaining priority codes? Ito ang inuna muna dahil alam po natin na sa 2025 magkakaroon ng eleksyon. So, kailangan mauna yung Bangsamoro Electoral Code para doon, sa Electoral Code na ito, masabi ko nga pala, this is the first time that the arm, since the creation of the arm, that the BARM now was authorized to create an electoral code. Sabi ko nga, electoral reform code. Pero dahil maraming reforma na nakasad sa batas na yon. So, dahil magkakaroon ng eleksyon kasi nandito yung panuntunan, the rules and regulations in the conduct of the elections. Yung local government code naman, importante dahil nga magkakaroon din ng eleksyon kasi may mga bagong probisyo dito sa local government code na nilagay namin na mayroong qualification daw yung tatakbong local government unit. Mayroon din ito po, pero mga mainit ito na talakayan yung political dynasty. So yun yung mga nakasal dito sa mga electoral reform code at saka local government code. Yes, yung electoral code ay mahalaga dahil magkakaroon nga ng eleksyon ngayong 2025 para sa first regular parliament ng Bangsamoro Transition Authority. Ano ho ba itong magiging muka ng first regular parliament? May kaibahan po ba siya sa Bangsamoro Transition Authority na nasa transition period? At ano ho yung pagkakaiba nila sa first regular parliament? Dito sa first regular parliament, ang pagkakaiba 50% noon yung may mga party representation yung sa national yung party list, pero ito mas defined dito ang party representation dito sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Yung 50% sa members doon sa 8 po ay party representation. Apat na porsyento doon ay para sa district representative kasi bawat district isang representative. Hindi kagaya nun ang assembly noon na tatlo sa regional legislative assembly. Ngayon, isa lang. Pag ang mga munisipyo binuo nagkaroon ng not less than 100,000 population, pwede nang bumuo ng party district, parliamentary district. 10% doon para sa sectoral. At yung sa sectoral na yun, yun ang tinatalaka o pinupropose ng iba na magkaroon ng busis yung mga kababayan. Mas maraming representative doon sa sectoral representative na 10%.
yung sa 10% na sectoral representative o yung reserved seats, no? Magkakaroon ho ng para sa kababaihan, sa kabataan, traditional leaders, sa mga Christian settlers. Yes, so. Mga Christian settlers. Paano ho ang pagpili sa kanila ng itong sa sectoral representatives? Magiging appointed po ba sila? Babatohin sila? Sa sector nila, magbubutuhan sila sa kanilang sector. Nakasahid po yan sa electoral reform code. So, their sectors will be, yung mga sectors, magpulong-pulong ang mga sectors. May proseso yan sa electoral reform code para ibuto yung mga sectors. Yes. Kasama din dun yung IPs in indigenous people. So ngayon, magkakaroon talaga ng ibang mukha na ang Bangsamoro region sa 2025. Kung kaya naman talaga mas exciting itong mangyayari sa 2025. Dahil gaya nga nang nabanggit ni MP Tago na 50% 50% sa party representatives, 40% sa district representatives, at 10% naman para sa reserve seats or sectoral representatives. At itong district representatives na sinasabi ni MP Tago ay magkakaroon redistricting. Ano ho itong mangyayari pagdating naman dito sa redistricting sa Bangsamoro region? May mga proposals na final na bill, may yung mga kasama ko na file ng proposals, ako rin may bilang kong pinrupus na regarding districting. Pero matatala kayong pensa parlamento kasi ang redistricting, yung sinasabi ko nga yung 100,000 population at saka yung contiguous, yung magkakalapit na lugar, yun ang magbubuo ng district. So, bagong mukha talaga ang mangyayari sa Bangsamoro region. At itong local governance code naman po, tinatawag nung nakaraan na ang government ay magiging governance dahil para mas magkaroon ng representation nga yung mga kababayan natin base sa explanation natin sa governance yung nakaraan. Ano naman ho itong kahalagahan na itong local governance code, local government code sa mga kababayan natin sa Bangsamoro region? Yes, nandito yung paano yung mga local officials natin, the local executive and iska sanggunian, paano nila gagawin yung mga trabaho nila kasi may mga dinagdag na mga panuntunan. Pangalawa, yung sinasabi ko, nilagyan natin ng qualification kasi dati kasi able to read and write. Yes. Yan ang isang mga mainit na talakayan kasi yung iba sabi niya unconstitutional kasi sa constitution even the president able to read and write. Pangatlo, mayroon sa sinasabi namin na political dynasty provision in which hindi pwede magsabay-sabay yung isang nasa bahay, isang pamilya, magkapatid, yung anak, yung asawa, kasi nilagay na namin doon, if I'm not mistaken, yung second civil degree. Doon sa bagong yung draft, yung next na local governance code. Yes, at itong nagkaroon ho ng public consultation na ang nitong nakaraan, nag-umpisa na sa Lanao del Sur, sa Cotabato City, itong local governance code. At ano hong mangyayari ngayong na-aerofile siya? Ano hong mangyayari dun sa mga output, resulta nung public consultation nung nakaraan? Gagamitin po ba natin siya? Magkakaroon ho ba ulit ng public consultation ulit sa Lanao del Sur at sa Cotabato City? Yung resulta kasi, fortunately, ako naging presiding doon sa consultation sa Lanao del Sur. Gagamitin yun is part of the part of our research as part of the inputs to the finalization of the local governance code. Yung kung magkakaroon siya ng another public consultation, definitely we will have another public consultation. Kasi sa in Lanao del Sur, kung hindi lang na-stop itong mga reappointment issue, ang binabalak ko nung kasi ako ang naging sa Lanao del Sur, yung mga ibang sectors tanungin. Hindi lang kasi yung first public consultation in Lanao del Sur, ang tinanong lang yung mga local mga LGUs. So the other sectors, the religious, women, youth, the academic,
mapakitain yung mga hinaneng nila, yung gusto nila, para may ilagay namin sa dito sa local governance code. Para mas magkaroon ulit ng boses. No? So, kasi dami hong nagtatanong sa amin na anong mangyayari na sa public consultation na nagkaroon nga ng unang PubCon na. At ngayon, naiklaro ho ni D.S. Tago na bilang siya naman itong nag-preside nitong mga nakaraang public consultation na magkakaroon ulit ng public consultation dahil mas magkakaroon na ng boses yung mga kabataan, kababaihan, gaya na sinabi ni MP Tago na lahat, akadim ay iimbitahin na nila. So magkakaroon ulit ng public consultation. Pero magiging, paano yun, mababaliwala po ba ang, yung mga resulta? Gagamitin pa rin po ba yung mga rekomendasyon ng mga LGUs na umattend nung nakaraan? Of course, gagamitin tayo kasi na public consultation for our respective local elected local officials. They will be part of the inputs of in the final decision of the local governance code. Kasama yun sa i-discuss namin yung ano na pag-usapan dun yung the previous public consultation. Mm-hmm. So, kailan po na inaasahan natin na magkakaroon ng public consultation para sa electoral at sa local governance code? Ini-schedule pa namin kasi ngayong month, this coming month din, na-file na sa amin yung Bangsamoro expense program or the BAPE for 2023. Mm-hmm. So, isa rin maalagang panukalan dahil yan ang gagastos sa buong Bangsamoro Autonomous Region sa susunod na taon. So, ini-schedule namin yung mga schedules para pagkatugma-tugma at saka magkaroon ng malawak ang consultation at doon din sa Bangsamoro Expense Program or the budget of the Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Dahil kaka-file nga lang itong BEP at syempre Burmans na, andyan na talaga ang budget na program. Kailan po natin inaasahan dahil nabanggit ng Chief Minister nung inaugural session na by this year, by the end of the year, matatapos itong local governance code at electoral code or maipapasa na itong dalawang codes na ito. Ano mong mangyayari dahil ngayon may mga batas o tayong dapat tapusin? Yes. Yung sa tingin ko, pwede namin matapos ngayong year yung Bangsamoro Electoral Code or Bangsamoro Electoral Reform Law Code. Ngayong year, we are trying to get the schedules para magkaroon kami ng public consultation din. We can finish the Bangsamoro Electoral Code kasi yung pag-draft ng Bangsamoro Electoral Reform Code, ang pagkalang ko nag-conduct dyan, yung chair dyan, may chair dyan, cabinet chair, in drafting the Bangsamoro Electoral Code, nagkaroon siya ng mga masusing consultation din. So, kung magiging duplicate kung mag-consultation ulit. But anyway, magkukonsult ulit kami para mapalawak o papaganda yung batas na na-file sa Bangsamoro Transition Authority Parliament. Yeah, so ayon kay MP Tago na inaasahan na by the end of 2022 ay maipapasa na itong Bangsamoro Electoral Code at syempre magkakaroon pa rin po ng public consultation pero dahil magiging busy talaga itong mga MPs at Burmans dahil yung na-file na nga ho, speaking of 2023 Bangsamoro Expenditure Program, magsa-start na itong Committee on Finance sa iba't ibang deliberation ng budget ng iba't ibang offices at ng Bangsamoro Transition, Bangsamoro Government. At speaking of that, saan po inalaan? Ano yung mga priorities ng Bangsamoro Government pagdating po dito sa 2023 budget? Saan po mas nilanilaan ito budget? Nilaan yung sa infrastructures, yung acceleration program. Mm-hmm. And of course, the bulk of our budget in sa education. Mm-hmm. Yung sikan yung sa health. Yung pangatlo, yung sa agriculture. Mm-hmm. So, doon nakalaan kasi yung
ang trust ng Bangsamoro government is to accelerate our economy because wala na, inshallah, wala na ang pandemic. We will now move forward and we will accelerate the economy para gumana ang ekonomiya at yung mga kababayan natin sa Bangsamoro Autonomous Region. Pag gumaganda ang ekonomiya, magkakaroon ng jobs, mga trabaho yung mga kababayan natin. Mapa-rami yung mga nangailangan ng trabaho kasi we are enticing more investors in the Bangsamoro area to invest to us para to accelerate the development and our economy and of course for job opportunities for our people. Yes, dahil dun sa nakalagay na budget, proposed budget pa lang po ito, itong 83.5 billion proposed budget, hindi pa po ito na-aprobahan, subject to deliberation pa sa parliament. Bulk ng budget ay napunta sa education, health, strategic infrastructure at social services, doon po na ilan. Ano pong magiging proseso para sa kaalaman din ng ating mga kababayan? Ano pong magiging proseso sa pagpasa ng budget sa bawat opisina? Ano pong nasa anong stage na po tayo ngayon? Ngayon nakapit kami sa Committee on Finance. In the Committee on Finance will create para hindi malawakan yung discussion. Nagkaroon ng mga subcommittees. And every subcommittees mayroon nakalaan sa kanyang mga ahensya ng BARB para yun ang talakay niya. Para mapabilis yung pagproseso ng Bangsamoro budget kasi abol tayo dun sa December 30 para hindi magkaroon ng reenacted budget. Budget. So yun ang magiging proseso. Kaya sa tingin ko ganun din ang magiging proseso yung nangyari nakaraan, yung mga nakarang taon na ganun. Sa mother committee ng Committee on Finance, hindi papasa niya sa mga sub-committee ni kakarit ng chair ng finance para talakayin yung mga bawat ahinsin ng BARM. Yes, talagang masusi ho ang deliberasyon nitong budget dahil nung nakaraan nga ay usually ang nangyari nagko-convene muna yung mga subcommittees. Talagang sabay-sabay yan. Minsan 10 subcommittee sabay-sabay na nagde-deliberate ng kanilang mga budget, ng iba't ibang budget ng yung mga ministries, offices ng Bangsamoro government. Pagkatapos ay saka pa i-convene ulit yung mother committee ng Committee on Finance para apurbahan. Ganun ho yung proseso nila. Bago pa ito i-re-report na naman, magkakaroon ng committee report at i-re-report muli sa plenary at magkakaroon ulit ng deliberasyon sa plenary yung ating. So hindi pa po approved kasi madami nung nagtatanong, so magiging ito na, may approved budget na. Hindi pa po aprobado ang budget ng itong 83.5. Maari pa po itong ano po bang mangyayari? Maari po ba itong madagdagan, mabawasan? Paano po ito? Pwedeng madagdagan pero kasi ang ceiling kasi 85 billion, so mahirap na madagdagan. Pwede mabawasan yung mga iba't ibang ahensya o yung mga dipini kasi sa priority kasi kaya nga masusing bubusisin. Hindi sa mga priority, pwedeng laking budget dito sa ahensya, pwedeng ilagay sa ahensya na talagang nangailangan, magkaroon ng within our ceiling, magkakaroon ng realignment to other agencies. Yun ang posibleng mangyari. Yun ho. At speaking of that, kayo po ay na-appointed bilang minister ng Ministry of Transportation and Communications. Ano ho yung mga inaasahan naman ng mga kababayan natin? May mga pagbabako. Ano pong plano ninyo para sa MOTC? Yes, sa MOTC kasi napakalaking ahensya dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Mayroon siyang 7 attached agencies na under sa MOTC, yung LTO, LTFRB, port area, port management, yung marina, yung yung BAO, Airport Authority, at saka yung CAB, yung Aeronautics Board, at saka yung telecommunication. So, nung na-appoint ako, sunod-sunod yung mga meeting ko sa mga ahensya kasi tinitingnan ko yung mga programa. So, para yun nga, ang trust natin ngayon, mapaganda yung ekonomiya ng BARM at saka matulungan yung ating mga kababayan
I am planning to visit all our ports and our areas na ma-upgrade at para mapalaki yung collection kasi sa nakikita ko yung collection sa LTO hindi umusad yung collection sa LTO Parby, hindi rin umusad and of course in the port management area with your respect to them hindi umusad so titingnan ko yung anong mga proseso para mapalaki yung collection natin at malaki ang may tulong sa ating sambayan kasi yung collection ay para yun sa tulong sa ating mga kababayan kasi ibabudget namin din yun may isasama sa next year BIP naman 2024 para may tulong natin sa ating mga kababayan for them so we want to upgrade all our ports and our terminals para matulungan ang ating mga kababayan. Yes, at yan ho, masama dahil marami nagtatanong, may watching from Minister of Transportation, yung mga nanonood dito, mga taga-MOTC. So ang talagang nais ni NP Tago bilang siya din ay bagong na-appoint na minister ng MOTC ay talagang yung collection ng iba't ibang mga opisina na under sa MOTC ay talagang mas maiayos, maisaayos yung ano yung koleksyon ng iba't ibang mga opisina. At may mga ibigay na po ba kayong direksyon sa MOTC kung ano yung mga gagawin nila para dahil ngayon kayo ay bagong upo at ano po yun? Yes, may mga direksyon na po may ibigay sa kanila. Yun ang sabi ko sa kanila na yun ang foremost na mapaganda nila yung kanilang mga sasakupan kasi dito sa mga ports na ikita natin hindi naayos itong Abang Airport hindi pa natapos. Sabi ko, pabilisan yan kasi ang Abang Airport ay magiging international airport yan. Maraming madong yan na mga hindi lang tayo kaugin natin, mga foreigners, mga dayuhan. So dapat that will be our show window to them din yung sa Cotabato Port and the Hulu sa Intawi-Tawi and in Basilan there are others pangalawa iniisip namin yung pinapagawang ko ng study yung sa Picong magawa ng seaport kasi ang planning kasi napaka-strategic kasi ang Picong at saka Malabang. I'm planning to create a Malabang Picong Economic Zone Authority or MAPIZA para sa business natin kasi ang Picong Malabang malapit sa Sambuanga Peninsula. So yun para sa ating mga kababayan dito sa island. Para magkaroon din, isa rin na pinapropose namin magkaroon din ng barko from Basilan, Tawi-Tawi, doon dadaong sa Picong isa yun, mga direction na pinapagawa ko ng mga feasibility studies. Pangalawa, dahil nasa bangsa mo na tunungusin din tayo, I have extracted all the heads that lahat ng terminal ports, lagyan nila ng mosque, prayer area at saka ablution area. Magandang prayer area at saka ablution area for our passengers, for our clientels. Yun. Kasi just like in Malaysia, ang ganda ng mga mosque nila dun sa ablution area. And you can pattern it. That's why in Malaysia, they were able to entice more investors in their country. So, yun. So ang daming plano ano na daming plano ang daming plano na inaasahan natin na maipatupad niya inshallah sa mga susunod na buwan taon habang siya ay nakaupo pa po bilang minister ng MOTC. Meron mo tayong balik ko tayo sa BTA, may nagtanong mo dito dahil meron na daw hong ngayon ay bago ng tawag floor leader at deputy floor leader ano ang magiging inaasahan natin ngayong nung previous parliament meron nung majority floor leader at may minority leader ano ang naging konsepto natin ngayon bakit 'to naging floor leader ang tawag natin ngayon kasi walang majority walang minority even in the first BTA, yun ang inisis ko, there is no minority floor leader or majority floor leader because we have no party. Our party is the president in which all of us were appointed
by the President. Unlike in the regular parliament, na may mga sarili-sariling tayo party, pwede na tayo mag-create ng mga majority floor leader, minority floor leader. Pero sa ating ngayon, sa sabi ko, peculiar ang BTA. Because this is the only, yung ayun ang statement ko sa floor, this is the only parliament in the whole world na inatas ang gumawa ng ganitong batas. Walang parliament na sinabi na gawin mo kagad ito. Ito lang ang parliament sa buong mundo na gawin nyo kagad ito. Ay yung sinasabi kong pitong priority goals. So, para sa pagkakaisa at saka na yun din sa batas, dapat walang minority, walang majority. All of us belongs to one party. And the party of the president and the party of the chief minister. Our balawag iba. Yun. Yes, ayun. I hope na naging klaro ho ito sa ating mga kababayan sa mga nagtatanong about sa dahil bago na ang tawag, parang nanibago sila para floor leader na ang tawag and floor leaders. At ang dami na rin kami mga naihalal niya last time na mga deputy floor leaders at nagtataka sila bakit wala ng majority at minority. I hope nalinawan ho kayo sa sagot ni MP Tago dahil iisa naman ho talaga ang nag-appoint sa kanila. Presidente, wala silang party. Kung kaya naman walang majority, walang minority, isang adhikain ng bawat isa at yun ay maisatupad, maipatupad kung ano yung nakalagay sa Bangsamoro Organic Law during the transition period. Gaya nga na sinabi ni MP Tago, talagang sa loob ng nung tatlong taon pa lang sa transition period, nung hindi pa na-extend, pitong codes agad ang dapat maisabatas kung kaya naman nagkaroon tayo ng extension. Para ipatupad yung nalalabi pang... Yes, upang ipagpatuloy yung kailangan matapos during the transition period. At talagang mahirap naman ho talaga na especially na nagsiset up pala ng foundation, ng bureaucracy ng Bangsamoro government na talagang... yung priority codes na mahirap na maisabatas, maliban sa priority codes, bawat isa sa kanila may mga nais pang ihain ng mga batas. Sa kanang una, kaya yun nga, nagkaroon ng pandemic. Yung sabi mo, bago pa lang kami nagtatayo ng bahay. Bago pa lang nagpo-poste dahil wala pang mga sala, wala. Nagpo-poste pa lang dahil yun nga, yung bureaucracy, inayos din namin kaya nagkaroon kami ng transition plan later on the administrative code. Kaya ino na namin yung administrative code para may tatag yung mga opisina dito sa barang. Kasi, di ba, dun sa Bangsamoro Organic Law, abolish yung mga opisina sa mga positions. So, bago kami nagtatag ng bahay. So, yung pagtatag ng bahay, mayroong sala, may CR, lahat. So, yun, inayos na, hindi nagkaroon bigla ng pandemic, kaya inituloy yung mga priority codes. Nakaset-up pa lang, nagsiset-up pa lang sila nung nagli-lay down pa lang ng foundation ng Bangsamoro government at hindi humadali ito dahil pitong codes ang kahit na kung titignan natin sa figure, pito, pero napakabigat ng mga codes na kailangan nilang maipatupad. Kagaya nga itong electoral code, itong magiging structural, functional na magiging... basis nila para sa election dahil first regular parliament na panghabang buhay ng gagawin dahil first regular parliament ito at sila sa Bangsamoro Transition Authority ngayon ang nagsiset at paano ba, ano bang mangyayari sa first regular parliament dahil magiging bagong mukha ito sa mga kababayan natin at bilang kayo po bilang deputy speaker, ano naman po ang inaasahan ng mga kababayan natin na mangyayari sa parliament bilang ikaw ngayon ay naihalal bilang deputy speaker? Of course, supportado kami sa speaker at saka sa chief minister. So ang kami mga taga mga deputy speakers ay tumutulong maipatupad yung mga batas na gusto matupad ng Bangsamoro government, especially the chief minister. So we are doing our best, kinakausap namin kung hindi may mga issues na hindi may magkakaiba ng pananaw. So yun na nire-reconcile namin. So that's the, as officer of the parliament, we are we are impartial and we discuss to everybody kung ano mga pananang white, yun ang re-recosend namin para may sulong kagad yung mga batas na
gusto natin isunod dito sa Bangsa Moro area para sa ating mga kababayan yes. sa Bangsa. Hmm. Na discuss na ho natin bilang ikaw Deputy Speaker, bilang Minister ng MOTC, ano naman ho yung mga nais ninyong ipanukalang batas bilang ikaw naman, bilang isang MP ng Bangsa Moro area? Ako ang isang pinaka priority ko, may institutionalize yung sakat dito sa Bangsa. Hmm. So, na-fair ko na yun in the previous parliament. So, I'm intending to refine that. Mm-hmm. Then, pangalawa, yung kasi yung mga iba may mga priority na. Yung magkaroon tayo ng agricultural area or agricultural university para mahikayat ang ating mga kababayan na pumasok sa agriculture because that is the bulk of our economy in agriculture. Mm-hmm. Parang Los Baños type ba? Mm-hmm. So, iniisip ko yung Bangsa Moro Agricultural Fisheries University or BACO. So, mayroon akong natasan na mag-aral niyan. So, yun ang sa akin. Kasi mahirap isingit ito sa mga priority course kasi baka ma-divert yung attention. Pag nawala yung issue sa priority code, I want to push for the institutionalization of zakat in the Bangsa Moro Autonomous ni Muslim Mindanao. So maging alam because sa Muslim, kailangan maintindihan ng tao ano ang kahalagan ng zakat. In the Holy Quran, it was mentioned several times. Palagi ang kagiba no, yung prayer o yung pagsala at saka yung sakat palaging magkasama yan. So, kailangan may sulong yan. Yes, at nais din yung i-refile. Yeah. Speaking of refile, marami yung nagtatanong ano hong mangyayari sa mga bills noong nakaraang parliament. Parang na-archive yun. So, we are allowed to refile it. Kaya pati yung local governance code may file nun. Na-refile. So, yung mga iba kong kasama, yung final nila, yung sa previous parliament, yung mga bill nila, nirefile nila. So, makita mo ngayon, ang daming naka-file sa parliament because for refiling yung mga previous bills na na-file. Yes, dahil marami yung nagtatanong ano daw yung mangyayari, especially dun sa mga batas na nagkaroon din ng mga public consultation at yung mga MPs ay hindi nga na-reappoint, anong mangyayari doon sa mga batas na yun? Yung mga batas na makabuluhan, yung pinag-verify ko at saka pinag-aralan ko, yung mga batas na makabuluhan na na-refile na mga kasamahan ko na hindi na-reappoint, I'm intending to refile it. Kakausapin ko muna yung author noon, hindi na-reappoint. So, para ma-refile ko kung na sa aking pananaw isang makabuluan nito sa Bangsa Moro region. Yes, at yun, dahil I hope naging klaro din sa atin dahil marami nga nagtatanong about dun sa mga batas nung nakaraan. Ito, ayan, naka-archive na yung mga batas na yon. At sa mga MPs na nais na ipagpatuloy pa yung mga batas na yun, maaari yung nilang i-refile sa ngayong second parliament. At yun yung tawag. Isa pang priority namin na inabutan din ng mga reappointment yung Ranao Development Authority. Yes, na nagkaroon na ng public consultation. At saka 4C reading na. So, kinakosap ko yung mga MPs sa Lanao na i-refine namin at saka i-refine yung bill na yun. So, we intend to refile ito sa Lanao Development Authority. Especially na pa-second reading yung batas na yun dahil nagkaroon na nga ng mga dalawang inabutan, for second reading yung labor code at saka yung Lanao Development Authority. Na kung dahil nga ngayon na naabutan sila ng second parliament ay i-refile ho yung mga batas na yon. So ayun, so I hope naging klaro ho sa mga kababayan natin, mas gustuin man natin na pahabain pa yung diskusyon na talagang na mga napakaganda ng diskusyon natin ngayong umaga. May mga mensahe ba kayo sa ating mga kababayan, especially now na sabay-sabay ho tayo napapakinggan sa lahat ng probinsya ng Bangsa Moro Region, Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulut, Awi-Tawi, Marawi, Zamboanga at special geographic areas. Yes, papasalamat ako at saka ang BT Parliament, ang Bangsa Moro people ay continuing suporta sa farm. Sa akin naman dito kasi
kung halala ko sa MOTC, sa itong pakiusap ko sa aking mga kababayan, kung may nakikita kayong na hindi maganda sa MOTC, don't hesitate to write a letter. Kung may mga matawagan kayo o may ma-text kayo na mga kababayan natin na may connection sa MOTC or sa akin, ipaalam niyo kung may mga nakita kayo mga anomaly. Because with your respect, alam ko may mga anomaly. Even in the national, mga ganyang ahensya. So, magtulungan po tayo para mapaganda ang ating servisyo sa dito sa bangsa Moroto ng Muslim, Muslim Danao. And we cannot do our job well pag hindi sumuporta po ang mga ating mga kabayan tayo. Kasi kayo po ang busis namin, kayo po ang nakamasid sa amin kung tama o mali ang ginagawa namin. Ganun ka-stricto ngayon si Minister ng MOTC sa mga kababayan natin. Kung may mga alam mo kayong anomalya na nangyayari sa opisina, maaari ho bukas ang kanilang tanggapan. Maaari daw kayo, galing na mismo kay Minister na maaari kayong mag-send ng letter o mag-tumawag, mag-text sa kanilang tanggapan para iparating kung ano man yung mga gusto ninyong iparating kaya Minister, dahil siya na mismo ang nagsabi niya talagang pupuksain yung mga anomalya. Oh, yes. That will be the trust of the Bangsa Moroko. And that is the instruction to me of the Chief Minister, our Balawag Ribbon, and the Senior Minister, Abdul Rauf Makwa. Yun ang instruction nila sa akin nung ipunta ko din sa Ministry of Transportation and Communication. Yes. Pagandahin natin yung ahensya. Pagandahin ang ahensya at ipagpatuloy ang thrust ng Bangsa Moro Government, which is the moral governance sa lahat ng mga opisina ng Bangsa Moro Government. At yan ho, dyan nagtatapos ang programa natin ngayon umaga. Maraming salamat, Deputy Speaker Attorney Pai Salintago, sa pagsama ho sa atin ngayon umaga. Salamat. Yan, sumayin niyo ang balita ngayong umaga sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at Secretary General Professor Rabi Angkal. Ako ang inyong lingkod, Sheila May Pian de la Cruz, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Muli, magandang umaga. Wasalam. Alakayang Parlyamento. Alakayang Parlyamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsa Moro Parliament na mapapakinggan sa anumang sulok ng BARMM. Alakayang Parlyamento. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa 90.9 IFM Cotabato. Alakayang Parlyamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, DXMGF FM 92.5 Radyo Dansalan sa Marawi City, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, 774 Radyo Pilipinas sa Sulu at DXGD AM 675 Radio for Peace sa Tawi-Tawi. Alakayang Parlyamento. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng mga impormasyon at kaganapan sa Bangsa Moro Parliament. Alakayang Parlyamento. Alakayang Parlyamento.